Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, for this video, ila lang, share ko lang sa inyo yung aking experience dito sa ating Suzuki Desire na 2022. Ayan, so kumusta nga ba yung performance nito? And sa inyo din, kumusta yung inyong mga Desire? Kumusta ang experience as an owner of this unit? Okay, so share ko lang sa inyo yung experience ko dito. Ito yung mga nabago na and nararamdaman. So as of now naman, wala pa siyang nararamdaman kakaiba sa ating AGS. So hindi pa din siya delay. Ito lang mga nadagdag dito, itong steering wheel na to. Ito, cover. Yan. Binili natin siya sa Shopee yan. Mas maganda siyang i-drive pag may ganito kasi mas premium siyang hawakan. Then para mas magaan siyang i-drive. So 2 years na to guys. Usually yung makukuha mo sa gantong unit or yung mangyayari sa unit mo is yung gas, lalong-lalo na kung wala kayong sariling parking or yung parking nyo is nasa labas ng bahay or sa tapat ng bahay. Usually kasi maraming mga batang naglalaro, hindi natin yan makokontrol yung mga pinagagawa ng mga batang yan kahit pagalitan mo yan, bata kasi yan. So expected natin na magagasgasan talaga yung ating sasakyan. Ayan. So sa 2 years na to, 34,000 na, magti 35,000 na yung ating kilometrahe. So malapit na ulit yung EPMS. Ilang 35,000 na. So schedule for PMS na to guys. Then kung mapapansin nyo, yan oh, may nakailaw na susi. Tagal na yan. Siguro mga 6 months na yung nandyan. Nangyari kasi yan, nung na-drain yung battery namin guys, nung nagpalit ako, lumabas na yung susi na yan. Yan yung sign ng immobilizer. So nag-activate yan. Ang bad thing dyan, kapag daw yan ay nag-blink, hindi aanda itong sasakyan natin. Kasi parang safety features kasi yan itong sasakyan na to, na parang nade-detect niya na nawala or anti-tap kasi yan. So pag nag-blink yan, or sabi daw kasi lobat yung battery, although bago naman yung battery natin ng susi, tinready natin yung isang susi, hindi naman siya lobat. So hindi siya sa battery ng remote or ng susi ang problema. As per CASA, kailangan daw kasi yan ay i-reset or i-open sa scanner nila, which is magbabayad kami ng 1,500 pesos para sa scanning and ma-reset yung error na yan. Error kasi yan guys kapag parang na-drain yung battery or nakaka-sense yan ng abnormality sa sasakyan. So yung sa kapatid ko or sa kapatid ng asawa ko, same lang din kami ng sasakyan. Suzuki Desire din sila. So na-drain din yung battery nila. Ang nangyari din is ganyan. Dumabas din yung kanyang susi na sign. So sino ba sa inyo yung mga naka-experience ng ganyan guys? Yun, hindi ko muna pinagalaw sa CASA. Kasi umaantar pa naman. Kaya nga lang, nakaka-annoy din minsan na kapag nagdadrive tayo, may nakalabas dyan ilaw na susi. Diba? So, papatanggal ko yan pag may 1.5 na tayo, guys. Yun lang, guys. Update lang ako sa ating Suzuki Desire kasi matagal-tagal din ako hindi nakakapag-vlog regarding dito. Then, ito naman, update sa ating seat cover na to na galing sa Ace Hardware. Natatastas yung tahi niya, guys. Parang isang, wala pa yata ang isang taon to yun, natatastas. Although maganda naman yung leather niya, yun lang yung ano ko dyan, natatastas. E warranty naman to guys. Kaya nga lang, kung ipapawarranty mo pa to, diba? Ha, sabi pa. Mawawalan ka ng seat cover. Ayan, so nagagamit pa naman. Yun lang yung mga update dito sa ating sasakyan. And shoutout na lang sa ating mga kapwa Suzuki Desire dyan sa daan. Dami na. Padami na tayo ng padami sa kalsada guys eh. Marami na nagsibilihan ng Suzuki Desire. Maganda na. Magandang i-drive. Yun. Maluwag. Yan.
Kaya nga, itong sa amin, puro kaalat. Hindi ko masyado malinisan kasi sobrang busy natin, guys. Gamit na gamit kasi itong sasakyan ito sa aming trabaho or sa business. So, napakalaking tulong nito sa amin. So, salamat din kay Suzuki Desire sa araw-araw na pag-iingat. Okay. Okay, guys. Thank you for watching. Share lang sa ating Suzuki Desire. Shout out and don't forget to subscribe para pag may mga ilalabas tayong mga video na regarding sa Suzuki Desire, ay ma-update ko rin kayo. Okay, goodbye!